So since na itong si James Harden ay na-trade dito sa Brooklyn Nets at gumawa sila ng super team with 3 superstars sa kanilang lineup, marami ng NBA fans ang nagtatanong na kung ito ba ay ang pinakamalakas na team na binuo sa NBA history or the greatest team of all time. Alam naman natin na maraming team ang nabuo na malalakas. Andiyan ang Bulls ni Jordan, andiyan din ang Kobe and Shaq duo, andiyan din ang Celtics, at ang iba pa nga mga powerhouse team na nanalo ng multiple championships. Pero pagdating nga sa mga the greatest teams of all time, syempre nangingibabaw dyan, unang-una ang mga super team na nabuo sa NBA. At ang pinaka-fresh pa nga sa ating isipan, ay ang Golden State Warriors with Stephen Curry, with Klay Thompson, with Kevin Durant at si Draymond Green. So sila ang pinaka-latest na super team. So paano ba nating masasabi na ang isang team or mako-consider ang isang team na isang super team? Siyempre, titingnan natin yung accolades ng mga individual players. Diba nga si Steph Curry ay multiple MVP na, si Klay Thompson ay multiple All-Star at kasali rin siya at nanalo ng multiple All-NBA defense. Itong si Draymond Green naman ay nanalo ng Defensive Player of the Year dahil sa kanyang defensa. So ayun ang mga individual accolades. Tapos dinagdag mo nga doon si Kevin Durant na isang MVP at bonafide superstar sa NBA. Siyempre, alam na natin, considered na agad yun na super team. Meron nga silang 4 all-stars sa kanilang team or 3 superstar kung kinoconsider nung si Klay Thompson ay isang superstar. At para naman dito sa bagong super team na nabuo sa NBA, ang Brooklyn Nets, tingnan natin ang mga accolades na itong tatlong player na ito. Si Kevin Durant, 2014 MVP, 2-time NBA champion, 2-time finals MVP, 10-time All-Star, 9-times All-NBA. At ito naman kanyang kaduo na si Kyrie Irving ay isang beses nanalo ng championship noong 2016 sa Cavaliers. Siya nga rin ay 9-times NBA All-Star, 2-time All-NBA. At ito naman si James Harden na naging superstar sa kanyang Rockets team ay siya nga ay naging 2018 MVP. Siya ay 8-time All-Star at pati na rin 7-time All-NBA. So base pa nga lang sa individual accolades na itong mga player na to, makukonsider mo na agad itong isang super team. At syempre ikukonsider din natin ang status nila sa NBA, di ba? Alam naman natin itong si Kevin Durant ay kinukonsider na the greatest scorer of all time. At hindi lang siya, kasama niya rin sa kanyang team ay isa pang kinukonsider na the greatest or one of the greatest scorers of all time na si James Harden. Tapos nasa kanyang team din ang considered the greatest ball handler. So matataas nga ang kanilang status sa NBA. Kaya nga't pag pinagsama-sama mo pa yan, ay talagang isang official na super team na talaga ito. Pero anyways, ngayon nga itingnan na natin kung ito bang team na ito ay ang pinakamalakas na team na nabuo sa NBA or the greatest team of all time. Siyempre, para malaman natin yan, ikumpare rin natin sila sa mga dating super team. Gaya na sinabi ko, ang Warriors at ang isa pang super team na nabuo na may tatlong All-Star or Superstars ay ang Miami Heat ng 2014. At ang isa pang super team na nabuo ay ang Boston Celtics. Meron silang 4 na All-Star player doon. Si Rajon Rondo, si Ray Allen, si Paul Pierce at si Kevin Garnett. Sa tingin ko naman na hindi na nila kailangan ng introduction at alam na natin kung gaano kalakas ang team na yon. So sa mga nabanggit ko na super team, ang Warriors, ang Heat at ang Celtics, alam naman na siguro ng lahat kung sino ang pinakamalakas na team doon, di ba? Yun nga ay yung Golden State Warriors, di ba? Agree ba kayo? Kung hindi naman ay mag-comment down below kayo, banggitin nyo ang sinong team at i-explain nyo kung bakit silang napili nyo as the greatest team of all time sa tatlong team na yon. Pero para sa akin, ang Warriors nga ang pinakamalakas sa tatlong team na yon. So dahil sila ang pinakamalakas na team out of the 3, syempre sila ang ikukumpara natin dito sa bagong super team na Brooklyn Nets. So umpisa natin yan player by player. Unang-una, sa point guard position, Kyrie versus Curry. Sino ang pipiliin nyo sa dalawang yon? Alam kong mahirap pumili dahil pare silang magaling pagdating sa playoffs, pero sa tingin ko ay pick your poison nga. Pipili ka ba ng shooter or isang super skilled na point guard with amazing ball handling skills na kayang dumbribe kung kailan niya gusto? At syempre shooter din yan. So kayo nang bahala pumili sa comment section. Ang pangalawang player ay si Klay Thompson at si James Harden. Sa tingin ko naman, pagdating sa offense, si James Harden ang pipiliin ng lahat. Pagdating sa defense, si Klay Thompson. Alam naman natin na mas skilled itong si James Harden kumpara kay Klay Thompson. So, angry ba kayo or hindi? Para sa pangatlong player, si Kevin Durant versus Kevin Durant.
So sa tingin ko naman ay ganun pa rin si KD kung paano siya maglaro. It's the same player lang, na injure nga lang siya ng kanyang Achilles bago siya mapunta dito sa Nets. At nang pinagkaiba nga ng Nets at pati na rin ng Warriors, etong Warriors ay may Draymond Green nga, which is Defensive Player of the Year. At sinasabi nga ng kanyang teammates na itong si Draymond Green ang puso ng team ng Warriors. At pagdating naman dito sa Brooklyn Nets, meron ba silang Draymond Green? I don't think so, wala silang ganon. Parang wala silang glue guy. Alam naman natin na si Draymond Green ang parang vocal leader dito sa Warriors noon, di ba? At siya rin ang kanilang energy guy. Kapag parang wala sa mood maglaro ang team, siya ang nagpapagana dito sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa kanila at sa kanyang mga defensive stops. Pero kung titingnan natin on paper or talent wise, kapag tiningnan natin sa papel, literal, picture ni Harden, picture ni Kyrie, picture ni KD, tapos ikukumpara natin kay Curry, kay Klay at kay KD rin, sa tingin ko pipiliin ng bawat isa ay ang Nets. Without considering yung kanilang mga na-achieve, without considering yung Warriors Championship, sa tingin ko ay pipiliin ng bawat isa ay yung Nets team nga. Kayo ba, pipiliin nyo rin ba ang Nets team? Talent wise or on paper lang, hindi ko consider natin yung kanilang mga achievements together. Pero pagdating naman sa paglalaro na, yung parang compatibility ng mga player na ito, sa tingin ko naman ang bawat isa ay pipiliin itong Golden State Warriors. At sa tingin ko din, sila ang best team or better team dito sa Brooklyn Nets. So yun nga ang aking naging sagot sa tanong na kung ang Brooklyn Nets na super team na ba ito ang pinakamalakas na team sa buong NBA history. Ang sagot ko ay hindi. Dahil para sa akin nga ay ang Warriors pa din ang hari pagdating sa the greatest team of all time. Hindi lang dahil sa compatibility nila sa paglalaro kasama ang bawat isa, ay may napatunayan na rin itong Warriors team na ito. Napatunayan nga nila na itong team na ito ay unbeatable nga pagdating sa regular season, pagdating sa first round sa playoffs, sa second round, sa third round at pati na rin sa NBA Finals. Mahirap ngang talunan itong team na ito dahil sa kanilang paglalaro at ng kanilang sakripisyo para lang lumakas ang kanilang team. So kayo ba guys, ano ba ang sagot nyo sa tanong na yon? Ang Brooklyn Nets po sa tingin nyo ang pinakamalakas na team na nabuo sa NBA history? Narinig nyo na ang aking opinion sa tanong na yan. So time nyo naman na sagutin yan sa comment section down below. Sino bang pipiliin nyo? Ito bang super talented na Brooklyn Nets or ang Warriors na may napatunayan na nga? Please comment down below guys. Pero, meron pa tayong isang pero. Hindi pa natin sinasara ang pintuan para sa Brooklyn Nets na sila ay maging the greatest team of all time. Hindi natin alam, baka mamaya ay sobrang lakas pala ng team na ito kapag naglaro sila. So hindi pa nga tayo sigurado kung ano bang potential ng team na ito. Baka mamaya ay manalo to ng limang sunod na championship, di ba? So malalaman natin yan kapag naglaro na sila. At aabangan natin kung ano bang mararating nila sa NBA. So yun lamang para sa video na ito. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye.